Ito po ang unang balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. In Japan, 68,000 people over 65 projected to die alone at home this year. Kabuuan ng 21,716 katao sa Japan ang namatay na mag-isa sa bahay mula Enero hanggang March. Halos 80% sa kanila ay 65 o mas matanda pa. Sinabi ng National Police Agency noong Lunes habang naglabas ito ng opisyal na tali sa mga nag-iisa na pagkamatay sa unang pagkakataon. Batay sa figure na kinabibilangan ng mga namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay, ang bilang ng mga matatandang tao na namatay ng mag-isa sa bahay tinatayang aabot sa 68,000 taon-taon. Sinabi ng opisyal ng NPS na si Kazuhito Shinka sa sesyon ng komite ng mababang kapulungan sa parehong araw. Sinagot ni Shinka ang mga tanong ni Akira Nagatsuma, isang dating welfare minister mula sa Constitutional Democratic Party of Japan, habang nakikipagbuno ang Japan sa mabilis na pagtanda ng mga populasyon nito. Ang pagsuporta sa mga taong nabubuhay at tumatanda ng mag-isa ay mas malaki sa agenda ng patakaran. Ayon sa estatistika ng gobyerno, ang prosyento ng mga single person na sambayana ay nasa 36% noong 2020, na may inaasang prosyento na mananatiling mataas sa hinaharap. Ang prosyento ng mga nasa edad na 65 at mas matanda ay 28.6% noong 2020 at inaasahang tataas pa. Higit pa rito, ayon sa National Institute of Population and Social Security Research, ang bilang ng mga taong may higit 65 taong gulang na namumuhay na mag-isa ay tinatayang tataas mula 7.38 million noong 2020 hanggang 8.87 million sa darating na 2030 at sa 10.84 million sa darating na 2050. Ang bilang ng mga taong namamatay ng mag-isa ay nang hindi napapansin ng sinuman at dahil sa pagpapabaya sa sarili ay pinangangambahan din na tumaas kahit na ang isyu ay hindi ganap na bago sa Japan. Sinasabi ng mga eksperto na ang demensya, mga problema sa memorya at mga sakit sa pag-iisip ay kadalasan naguudyok sa gayong estado na binabanggit na kahit na ang mga tao ay tumanggi na tumanggap ng pangangalaga mula sa iba. Ang gobyerno ay kailangan maghanap ng mga paraan upang mas mahusay na matulungan sila upang sila ay mamuhay ng may dignidad. Ang socio-economic na epekto na nag-iisa ng pagkamatay sa mga naiwan, tulad ng mga kapitbahay at miyembro ng pamilya, ay dapat di isaalang-alang, sabi nila. Sa isang pansamantalang ulat na inilabas noong Disyembre, tinukoy ng mga eksperto na ang Kurisuchi bilang isang paraan na kamatayan kung saan ang isang tao ay namamatay nang hindi inaalagaan ng sinuman at ang kanilang katawan ay natagpuan pagkatapos ng isang tiyak na panahon. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliran sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibigay ng puso upang ikaw ay di maging mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulatas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi kaibigan. Ito ang mga balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. 3 killed in accident involving 7 vehicles on expressway in Saitama. 3 taong kumpirmadong namatay at 2 pa ang nasugatan sa isang aksidente noong Martes na umaga na kinasangkutan ng 7 sasakyan sa Metropolitan Expressway malapit sa Tokyo ayon sa pulisya. 3 sasakyan ang nasunog sa aksidente dakong alas 7:30 ng umaga na kinasangkutan din ng 4 na truck sa Toda, Saitama Prefecture. Naniniwala ang Tokyo Police na ang 3 biktima ay nakulong sa loob ng mga sasakyan. Inaresto ng Metropolitan Police Department ang 28-anyos na lalaking driver ng isa sa mga truck sa pinangyarihan dahil sa hinalang pabaya sa pagmamaneho na nagresulta sa pagkamatay. Pinangalanan bilang Sakyo Furihata, siya ay sinipi ng isang investigative source na nagsasabing siya ay hindi malay nang mangyari ang pag-crash. Masikip mang expressway noon at pinaniniwalang ang truck na minamanehoan niya ay unang bumangga sa isang pangsasakyan. Ang Metropolitan Expressway ay dumadaan sa Tokyo, Saitama, Chiba at Kanagawa Prefecture. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.